Bago ang lahat, puwera usog muna. Sa NBA lang meron forever, walang katapusang record. Nakapagtala si Anthony Davis ng 27 points, 25 rebounds, 7 steals, 5 assists at 3 blocks. Siya ang unang player na nakagawa sa history na merong at least 25, 25, 5, 7 and 3 stats. Kaya nga sabi dati ni Luka, kulang na lang gumawa siya ng record na nakascore ng 10 points after niyang uminom ng kape. Dapat hindi maglalaro si Anthony Davis sa game versus Minnesota dahil injured yung balikat niya na nakuha niya to nung last game. Game time decision talaga si Anthony Davis at muntikan pa nga siyang ma-posterize nitong si Anthony Edwards. Sabi nga ni Austin Reeves noon na impressed talaga siya sa ginawa ni Anthony Davis at parang isang kamay lang yung ginagamit niya dahil nga injured yung isang balikat. So puwera usog talaga dahil parang kay James Harden to nung last episode dahil yung sumunod niyang game natalo doon ng Clippers. Ang sunod kasi makakalaban ng Lakers, Sacramento Kings. Crucial game yon dahil sa tiebreaker ng Lakers kontra Suns. Sa division ranking na kasi magkakatala doon kung sakali. Si Anthony Davis hindi pa nananalo kay Domantas Sabonis sa buong karir niya. 0-9 si AD kay Sabonis. Sinasabo na binabanlawan pa ng Downey. Ang last time na nanalo ang Lakers kontra sa Kings, January 7, 2023. So last season lang, kaso wala nung Anthony Davis. Mahabang pahinga yon para sa Lakers at mapapahinga lang din ang balikat no ni Anthony Davis at di pa alam kung makakapaglaro next game. So maaalin na lang kung sino mausog sa kanilang dalawa. Back to back na panalo yon para sa Lakers nung nakaraan versus Bucks, si DeAngelo ang nag-take over na meron siyang 44 points. Ngayon naman si AD. Sino kaya ang susunod doon? Ang hindi pa ulit umaariba sa Lakers, si Austin Reeves. Ang huling pinaka-best game ni Austin Reeves, February 9 versus New Orleans. Panalo sila doon na si Reeves meron 27 points. Yung isa pa, 32 points versus Boston Celtics noong February 1. Panalo din sila doon. Consistent pa rin naman si Austin Reeves na may average na 15 points, almost 5 rebounds at 6 assists sa nakaraang 10 games. Yung ginagamit kasing starting unit ngayon ng Lakers may average na 101 points per game. Meron total ang Lakers na 118.9 points per game. Ibig sabihin, almost 18 points per game lang ang nakukuha ng nasa bench nila. So nagsimula yan nung nilagay ulit si Rui Hachimura sa starting unit. Dahil dati meron siyang average na 12 points, 3 rebounds at 1 assist per game. Pero sa stretch na binalik siya sa starting unit noong February 3, nag-average ngayon si Hachimura ng almost 15 points, 3 rebounds at 43% sa 3-point area. 11-5 record doon ng Lakers mula nang bumalik si Hachimura sa starting unit. Kahit si D'Lo umangat din yung average niya. Mula October hanggang February 2, meron siyang 17 points, 2 rebounds at 6 assists per game. 2 out of 7 siya mula sa Beyond the Arc. Ito yung nasasama siya sa trade rumors noon papasok ng deadline. After doon, si D'Lo nagkaroon naman ng 21 points, 3 rebounds, 6 assists at almost 4 out of 8 sa 3-point area. Tanging si Austin Reeves lang ang hindi nagbago ang average sa basic stats. Mula umpisa hanggang sa recent game ng Lakers, consistent pa rin naman si Austin Reeves. Pero iba kasi yung umangat talaga sa kanya, yung percentage. 50% mula sa field, 37% sa 3-point area at 86% mula sa free throws mula October hanggang February 2. Sa stretch ng Lakers na magkakasama sa starting unit, si Hachimura, LeBron, AD at itong si D'Lo na kasama doon si Austin Reeves, umangat si Reeves sa 51% mula sa field, almost 43% sa 3-point area at 86% sa free throw line. Sa dalawang magkaibang stretch na yon, si Reeves mayroong 16 points, 4 rebounds at 6 assists per game. Pero yung percentage talaga niya ang nakitang umangat doon. Mas nagiging efficient si Reeves. Ito ulit ang unang beses na ang Lakers umangat above 50% sa standing na lamang sila ng 6 na panalo. Sa pagitan ng number 6 at number 9, nasa 2 games behind lang yon kung pagbabasihan yung standing. Ang Lakers may chance pang umabot sa number 6 position. So saka na yung number 5. In total talaga, 4 games away ang Lakers sa number 6 dahil sa overall, 82 games talaga yon. Ang Dallas lamang ng 2.5 games sa Lakers dahil dalawang talo ang lamang ng LA kontra sa Dallas at nasa Dallas pa ang tiebreaker. Sa Kings naman, lamang sila ng 3.5 kontra sa Lakers. Sila pa ang sunod na mga kalaban ng LA.